Naging popular na ang pagkakaroon ng tato, mapababae man o lalaki. Kung may ilang tao na tila hindi pa rin tinatanggap ang pagpapalagay ng tato, may iba namang niyayakap ito. Kung sa bagay, iba-iba naman talaga mag-isip ang marami sa atin. Iba-iba rin ang pagtingin sa mga bagay-bagay, gaya na lamang ng pagpapalagay ng tato. Para sa ilan, marahil ay hindi nila maibigan ang pagpapalagay ng tato sa ano't anumang dahilan. Pero para naman sa iba, isang alaala o magandang alaala ang kahulugan ng pagpapalagay ng tato. Iba-iba ang kahulugan natin sa pagpapalagay ng tato. Marami na kapag may tato ang isang tao, tingin agad nila ay masama, kasyo addict, masamang tao at kung ano-ano pa. Hindi naman porke may tato ang isang tao, masamang tao na agad dyan o nagdudumi lamang sa katawan para palagyan ng tinta at kung ano-anong design. Gaya ng lahat ng bagay, ang pagpapalagay ng tato ay mayroong mas malalim na kahulugan. Sa mga babae naman, ang pagkakaroon ng tato ay nangangahulugan ng coming of age o kaya naman ay dalaga ka na at pwede ka nang mag-asawa. Kung sa ilan ay kasama ito sa kanilang kultura, sa iba naman ay isa ito sa nagbibigay inspirasyon sa kanila. O kung minsan naman ay paraan ito ng kanilang pagbabago. Hindi naman basta-basta nagpapalagay ng tato ang isang tao nang hindi pinag-iisipang mabuti ang design o kung saan ito ipapalagay at kung sino ang gagawa ng nasabing obra. Naging sikat naman hindi lamang sa bansa kundi maging sa mga foreigners ang tinaguriang Kalingas Last Mambabatok, si Apo Wang Odogay. Maraming mga turista ang nagtutungo sa Buscalan Village para lamang magpatato. Mambabatok ang tawag sa tattoo artist sa Kalinga na ang pinagbabasihan sa pagtatato ay mga bagay na nakikita sa paligid o mga bagay na naging parte ng pang-araw-araw na pamumuhay sa Kalinga. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga rice terraces, ladders at centipedes. Gawa sa bamboo at lemon trons na kasing talas ng razor ang ginagamit sa pagtatatato. Sa pagdi-design naman, ginagamit ang mahabang strip ng straight grass na ididip ito sa mixture ng charcoal at water. Sa mga babae sa Kalinga, ang pagkakaroon ng tato ay nangangahulugan ng coming of age. O kaya naman, dalaga ka na at pwede ka nang mag-asawa. Samantalang sa mga lalaki, mayroon itong symbolic significance, simbolo ito ng katapangan. Nilalagyan sila ng tato dahil sa ipinakita nilang katapangan. Kung minsan pa nga, kailangan pang magdala ng ulo ng napatay na kaaway upang magkaroon ng tato. Kumbaga, bawat pagkapanalo sa labanan at napapatay na kaaway, mayroon itong katumbas na tato na simbolo bilang medalya nila. Iba-iba ang dahilan kung bakit nagpapatato ang marami. Pero para sa akin, ang tato ay isang sining ng alaala. Well, kung naaliw ka at nagustuhan mo ang video nito, i-subscribe mo na yan.
Once again, this is Tito Nobs Vlog, and see you on my next video.